What's up guys, Jomo Moves ng Kicks mo to. And ngayon magre-review tayo ng basketball shoes. Itong Adidas Light 'Em Up 2. So before natin mag-start yung review, gusto ko lang sabihin na ito in-order ko siya online sa adidas.com.ph. So naka-sale siya 30% off. So from the SRP na 4,995, nakuha ko siya ng around 3,500 pesos. And good to know lang at lesson learned, yung sizing sa adidas.com ay UK pala siya, hindi siya US. So nung nag-order ako ng size 11, 11 and a half yung dumating. So just remember guys na UK siya, so pag order kayo online, tandaan nyo lang yan kasi baka magkamali kayo ng sizing. But either way, hindi ko na siya binalik, ginamit ko na lang siya, nag-doble na lang ng socks, and okay naman na ipanglaro ko siya at na-test ko siya. So let's proceed with the review. Okay, as usual, unahin natin ang traction. So, for the traction ng outsole niya, ito ay may multi-directional herringbone. So, ang herringbone, hindi ka magkakamali pag ito yung traction ng kicks mo, yan talagang gumagana siya. Most of the kicks ngayon, herringbone talagang ginagamit. So, ito yung go-to traction ng karamihan ng mga kicks natin ngayon. And dahil sa normal siya, ito talaga yung hindi ka magkakamali unless gusto mo mag-experiment. Nung ginamit ko siya, okay naman siya sa kahit anong court condition. The only thing is yung goma na ginamit ng Adidas dito ay medyo malambot. So madali na siyang mapudpud. Hindi ko marerecommend na i-outdoor to, although initially akala ko outdoor shoe siya kasi medyo yun nga, usually mura ang mga outdoor shoes, and for some reason ito kahit maganda yung traction niya, hindi ko marerecommend na outdoor. Yun nga, dahil madaling mapudpud and medyo malambot yung goma. So malambot, usually ginagamit yun for clean indoor courts kasi mas gumigrip sa malinis na wood ang malambot na goma. So but the pattern works, medyo okay naman yung lalim ng traction niya, nung grooves ng traction niya, hindi madaling magkaroon ng dust or mag-collect ng dust. That rarely akong nagpunas dito. So definitely it works, pero hindi ko talaga siya ma-recommend out. Okay, next we have the cushion. So yung cushion niya ay full length bounce. So if hindi kayo familiar sa bounce, ito yung nandun sa Damian Lillard 2. Yun yung pinakasikat na kicks ngayon na naka-bounce technology. So full length bounce siya, medyo mas makapal siya dito sa may heel area at panipis siya pagdating sa may forefoot. Of course, to give you better responsiveness sa forefoot. Yung heel area niya, medyo maganda talaga kasi nagko-collapse siya. Kung makikita nyo yung mga butas, bilog-bilog na yan, it's a way for the cushion to collapse. Maganda yung pakiramdam niya, hindi sumakit yung mga tuhod ko nung pinanglaro ko to, and at the same time, responsive naman siya. Yun nga lang, for this setup, dahil medyo numinipis dito, medyo flat dito yung outsole natin, kailangan niya ng konting breaking time. Hindi siya masyadong flexible. So, relatively, I think you need to play at least around 3 to 4 times dito sa kicks na to para ma-break in yun na siya. So, but generally, bounce cushioning, it gets the job done. Average siya para sa akin, it gives enough protection, pero hindi ko siya masasabi na para siyang zoom or para siyang boost, pero it's there to serve as kung ano talaga yung purpose niya sa isang kicks. Okay, next we have yung materials niya. So, materials niya, it's more of a textile sa ilalim and mesh sa may ibabaw. Medyo stiff yung materials, and I'm sure na dahil stiff siya, medyo mas durable siya compared dun sa mga knits, dun sa mga woven, pero kailangan niya ng break-in period. Sabihin ko sa inyo, medyo stiff siya, lalo na dito sa area na to. Nung tumatakbo ko, nafe-feel ko na pumapasok yung textile dun sa forefoot ko. Pag nagbe-bend ako ng ganyan, tingnan, mahirap nga siya i-bend. But relatively, once na-breakin nyo na siya, lalambot rin siya. The only good thing about sa setup na ganito is yung breathability niya. Yung textile, yung synthetic textile niya sa ilalim, may maraming butas-butas. Tapos itong mesh overlay niya, syempre sobrang breathable niyan. Yun yung saving factor ng ganitong klaseng material. But relatively, it would get the job done. Yun nga, sabi ko mas durable siya, and hindi siya masyadong madaling masira kahit matapakan ka, kahit anong mangyari, okay na okay yung ganito klaseng material. Yun nga lang, like I said, sa cushioning din, it would take at least 4 to 5 times bago mo siya mag-break. Okay, and para sa fit and support naman, kahit
11.5 to US na nakuha ko, I would have to say na it would fit true to size pag tama yung sizing mo. In terms of support naman, marami siyang support features. Meron tayong heel cup dito kahit hindi nakikita. Mga siguro hanggang dito siya sa may stripes area na to. Tapos yung lockdown niya, ito para siyang yung dun sa, well, ayoko mag-compare, pero para siyang yung flywire, pero hindi wire talaga. It's more of like a strap kind of thing. And then yung pag-fit niya is like a burrito kind of fit. So kung makikita mo ito, magra-wrap to pa ganun sa ankles mo or sa paa mo, tapos ito magpo-fold pataas. So parang burrito siya na mag-fit na ganun. Yung lacing system, it's actually okay. Hindi mo siya masyadong problematic and hindi siya madaling mag-loosen. And then for additional support, makikita natin tong part na to, itong outrigger na to, it keeps your foot in the footbed. So para sa mga lateral movements na yan. Dahil rin sa material, supportive siya. Kasi medyo, like I mentioned kanina, medyo matigas yung materials niya. So, that would actually add to the support. And hindi niya basta-basta igagalaw yung paa mo. So, okay naman yung support niya. As a shoe na medyo budget, okay yung ano niya, yung ginagawa niya. And it really just gets the job done. Kung ano yung mga kailangan mo sa isang basketball shoe, eh, nandito na siya. So, okay lang siyang idagdag sa rotation mo. So, additionally pala, it's a bit snug dito. So, I would have to say na wide footers, baka kailangan nyo mag-half size up. Kasi yung outrigger niya dito, tapos yung whole materials na medyo matigas siya. So, hindi siya nabibigay na masyadong give. So, hindi katulad nga ng mga Flyknits or Primeknits na, di ba, kahit wide footer ka, medyo nag-e-extend siya ng konti. So, dito, hindi yun ganun. So, I would recommend na sa mga wide footers na subukan nyo muna siya, i-fit nyo siya sa store para makita nyo kung ano yung magiging tamang size para sa inyo. Yes, so that's our review for the Adidas Slide 'Em Up 2. So, I would recommend this as an addition sa rotation ninyo if you're looking for a budget shoe sa rotation. But hindi ko siya marerecommend na go-to kicks ninyo kasi napaka-average yung shoe na to. But of course, if wala kayong budget at ito lang talaga yung makikita ninyo, then I would suggest that you try it out first sa store kung saan kayo bibili. But if it's online, just remember na ang Adidas ay UK sizing. So, eto, nakuha ko siya ng sale at 30% off sa website. Marami pang ibang kulay na lumabas and konting hintay lang, I'm sure magsisale din yung mga yon. So, the thing is, medyo generic shoe siya. It's like a team shoe. Sa NBA, si Harrison Barnes yung sumuot nito last year. So, kung sinusuot na NBA player, baka may nagustuhan siya aspects nito. And generally, it's average shoe, good cushioning, okay yung traction, okay naman yung materials for the price point. So, I would recommend it as an additional rotation kicks. Of course, kung meron kang mas ibang go-to na kicks na mas gusto mo yung tech, I recommend yun. Pero kung ayaw mo nga masira yun kaagad, I would recommend to add this if makahanap kayo ng nakasale. So, that's it for the Adidas Slide 'Em Up 2. If you enjoyed this video, give us a thumbs up. Don't forget to visit kicksmuta.com. Check out nyo rin kami sa Facebook, sa Twitter, and sa Instagram. And of course, peace out, guys.